All right, good evening. Welcome to Upper Zoom Prayer Gathering. It's 8:05. It's ano man date ngayon? Today is June 28, Wednesday, 2023. And gawin ko kayong co-host. Ayan. Para kayo na ang mag-add ng mga papasok. I think wala pa akong invitation ano doon sa iba, so I'll just make the invitation para makapasok yung iba. I'm sending it na po. Oh, thank you. Okay, so at least hindi ko na gagawin. Okidoki. So all right. All right. Joshua na pogi. Okay, let's start na yung ating prayer support and prayer request. Let's go. Who wants to start? Let's go. Siguro, let's ask the CAB director. Isang masigabong palakpakan no, sa ating CAB director, Sister Faith. magandang gabi po. Diba? Praise report po. Ay, mukhang excited po ang lahat sa CAB. Tsaka ano, we're excited po sa gagawin ni Lord sa this coming weekend. Ayan, so tapos prayer request po ay siguro po kasi first week po kasi ng classes ko rin this week, so Upper Zoom yun, first week din po kasi ng klase ko this week, so ano po, bukas po yung in-person ko. So, pinagpipray ko po na wala muna kaming assignment na deadline ng weekend. Kasi, yung pong Monday, yung pong class ko na nauna, ang dami po bumongga. May case study agad, may assignment agad, may discussion post agad. So, yun, I'm praying po na for a favorable schedule para nakafocus po ako sa weekend. So, yun lang po. Alright. Tsaka prayer din po na ano, maging smooth po talaga yung camp, wala po maging problema, na mag-move po talaga si Lord sa buhay ng bawat isang a-attend. Yun po. Exactly. Yes. Sister Faith, sinong kasunod mo? Si Rachel po. Rachel. Ako po ay praise the Lord. Kasi po, yung hinihintay-hintay po nating family camp since last year, this coming Friday na po. And then, praise the Lord po dahil lahat po organized. And then, yung mga may sakit, napagaling na po sila ni Lord para po makasama sila sa camp. And then, ang prayer request ko po will be lahat po ng, yung family camp po will be successful. And then, marami po tayong matutunan. Leaders, workers, and lahat po ng mga a-attend po sa camping. And then, sana po, by God's grace, through this camp, marami din pong ma-inspire to be leaders para sa next camp. Ano naman po, yung ma-i-assign natin, mag-step up po yung iba. So, yun. Ano ba yan? Nag-recruit ka na? Kasi ikaw ang camp director next year? Parang ganun na lang. Parang ganun na rin. Ganun. Yeah, Rach, thank so you. So, yun po. Sinong next sa'yo? Si Cred po. Ayos ah. Let's praise report ko po. I got back my scores from last year po, and praise the Lord, I did not fail. so
And then I also got accepted for an honors program for next year. It's a negotiations honors program. So praise the Lord. Kasi there was about 100 people who applied for it. And I think they only took 15 people. So si Lord lang talagang nagbigay nun. And then praise report too, because our camp is going well. I mean, I think that there's been a lot of smooth things that's happening. So we're really excited that we reached our goal, more than our goal. And so my only prayer request, well, no, I have two actually. My prayer request obviously is for the camp, that everybody would be able to encounter God in a real way this coming weekend, and that everybody would come up safely. As well as, yeah, yun lang po. And then I would like to call on Rosemary and Justin. Yes. And also, gabi po. Good evening po. Good evening po sa lahat. Na ang akin pong praise report po, sa wakas po naumpisahan na po yung therapy po ni Lauren sa elbow niya. And mukhang magaling naman po itong therapist na tumingin sa kanya. Nagbigay ng mga exercises. So hopefully tuloy-tuloy na po yung paggaling. And talaga ka-recover siya ng full, alam ko po, mahabang gamutan. Or kiniklaim po na babalik ang strength po ng elbow po niya. At makakapaglaro po siya ng volleyball, which she loves doing. Nakatapos na rin po yung second, yung pong isang mata niya. Bali, dalawa na po ang nakatapos. Pero ang prayer request ko po din sa kanya ay tuloy-tuloy po yung healing, kasi medyo mabagal po yung healing ng unang operasyon niya. Pinaiiwas po sa tao na baka may infection. So, yun po ang panalangin ko. At saka po, yung panalangin ko rin po yung sa camp, bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng malaking impact po sa at hipuin po ng Panginoon ang aking mga puso. Magkakulong pagbabago rin po ang mga buhay natin. Para sa ikabubuti po, hindi po sa ikasasama. Yun lang po. Justin, ano? Go ahead, Justin. My prayer request is just that the camp would go well. Praise support. I guess every day, God is good. Thank you, Justin. Sino po si Samsung SMP613? Samsung SMP613, please identify yourself. Thank you. Pakitingin niya, Pastor, kung sa akin? O hindi? Hindi po, hindi po. Hindi. Okay. Yeah. Okay. Anyway, Sister Rose, sino po ang next? Ang Anastasio family po. Anastasio family. Thank you po. Long time no see, Anastasio family. No, nga po. Tagal natin din nakita, Pastor. Good evening po sa lahat. Praise report po. Thank you kay Lord po dahil ginabayan po kami ng mga piging na sa mga ginawa po namin, yung mga agenda po namin na dapat gawin po at mga kailangan bilhin para po sa camp. And nagpapasalamat po kami kasi marami kaming energy po for today. And masaya po kami sa aming mga nangyari po ngayong maghapon. And thank you rin po kay Lord dahil safe kaming nakauwi pare-pareho sa mga kanya-kanyang bahay, sa biyahe namin na back and forth kung saan-saan po. And also, na healthy po kami lahat ng pamilya ko, si Anay, si Arison, si Alin, okay naman po kami.
At kapag medyo naka-relax po ngayong araw na yung neto, then bukas papasok na naman po. Prayer request lang po na tuloy-tuloy po ang safe po kami parati pagpasok sa work, pa-uwi, and kung saan man pupunta po yung mga anak na, lalo na si Allison po, na safe din po. And wala pong magkakasakit kahit isa po sa atin pong lahat, lalo na po malapit na po yung camp. And maging successful po yung ating camp po ngayong taon na ito. Yan lang po. And thank you sa inyo, Sister Josie, Sister LV, and Sister Jasmine. Una, salamat sa Panda Express. Salamat. Pangalawa, salamat sa corned beef at saka sa Lily's peanut butter. Commercial eh. Salamat po. Ayan, ipagdadamot ko 'yun sa camp. Hindi, atin lahat 'yon, kainin natin. All right. Thank you Anastasio family. Meron ba si Aldrin or meron kayong pipiling iba? Meron ka ba? May professor mo. Ano po? Na praise report dahil magaling na si kami, 'di ba? Anaya ako. Anaya's back. Dahil na dulas po siya no Sunday. Okay na daw po siya. And then prayer request lang po yung ano, everybody would be healthy and safe na hindi po mangyari katulad last year na madami may kasakit. Yun lang po. Thank you, Aldrin. Who's next? Si Sister Josie po. Tita Josie. Hi, good evening po sa lahat. Ako po yung praise report po, praise report po namin. Salamat po ang yung sa kagalingan ni Rizel. Salamat po at okay na po silang dalawa. Silang dalawa ni IA at makakasama na sa camp. Praise the Lord. At yung naging maayos po yung aming lakad kanina. Nabili na po namin lahat. Yan nga lang po, hindi namin alam kung saan ilalagay lahat. Kaya isang backpack lang, Tita Josie. Isasakay na lang daw po dun sa mga ibang sasakyan na medyo maluwag pa yung mga food. Kung pwede po. At ano po, yun po, praise report po. Masayang-masaya po kami. At ang prayer request po namin, yung para po sa brother-in-law ko sa Texas, bigyan po sila ng comfort sa mga nangyayari sa kanila. Alam ko po na yung si Lord ang mamumuna sa kanila. Ganun din po yung pagbiyahe nila Noel papunta doon at nanay. Yan din po yung prayer request namin, yung pagpunta naman dito ng mga anak ko sa July 3. Yan po. Yan po ang aming prayer request at prayer report. Apo, na in behalf of LA Filnas family po, nakikiramay kami sa inyo po and kay Mami Elena at kay Kuya Roland. Thank you, Pastor. Thank you. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong panalangin. Thank you, Tita Josie. Sino pa pong gusto niyo po? Mangubat, Analu. Analu. Ito, alam niyo ba na si Sister Analu at Brother Mark ang may-ari ng Forest Home? Kasi ang apelyido nila Mangubat Forest Valley. Okay. Ayos. Pastor, ayos ah. Galing naman ng pastor. Tama. Libre na tayo doon lahat. Libre na tayo. Sa Tagalog kasi ng Forest Home, tahanan ng mangubat. Mangubat. Ampun lang po ako ng mangubat. Go ahead po, Sister Analu. Ang
prayer request, praise report ko po is that we're all safe. We're all safe every day, yung daily routine natin, errands, work, school, home, we're all safe. And ang prayer request ko po is that everybody remains healthy and safe before and during camp. Amen. At paalala rin po, hindi po tayo sa forest lawn, sa forest home. Iba po ang madadatnan niya sa forest lawn, sabi ni Sister Rachel. Alright, so Sister Ana Lu, sino next? Norvi. Norvi. Sino po si Norvi? Ang love team ng taon. Meron akong balita na merong ano, gender reveal. Dalawa daw ata ang magana. Nako po. Okay, surprise ata yan. Surprise. Surprise, okay. Ano po, praise report lang. Nagpapasalamat po at binigyan po tayo ng pagkakataon na tayo makadalo sa district assembly, local district assembly sa Pismo Beach. At maganda po ang ginawa ng Panginoon at meron na tayong district superintendent. This is Jingo, yeah. At yeah, ano po, masaya tayo at iningatan po tayo ng Panginoon at salamat po sa aking mga kasamahan at sila po ay alam ko yung ako yung nasiyahan sa kanila na as well they enjoy our time together dun sa Pismo Beach. Pismo, ano ba? Pismo Beach ba? Or Pismo? Pismo. Pismo, yeah. At alam ko po na magandang exposure din sa kanila yon. At ganun din po, nagpapasalamat din sa mga bumubuo ng camp na talagang alam ko na nagpagalpo sila ng gusto. Yes. At I'm praying na the Lord will bless the camp and we will experience the move of the Holy Spirit. Yan po ang ano ko, panalangin ko. Kasama na po yan. Thank you po. Amen. Thank you, Pastor Bert. Sister LV, meron po kayo? Ako po, nagpapasalamat din po dahil sa doon pong GA, General Assembly. Hindi ko po na-share last time. So, ako po yung nagpapasalamat at napasama po ako. It was magandang experience po sa akin kasi it's my first time po na aalis, papunta ng Indiana. Ang dami pang bonus, pumunta pa ng Ohio and Kentucky. Susunod na yung mission niya. So ako po yung nagpapasalamat. At saka meron po ako natutuhan. Nag-attend po ako ng ilang sessions doon na alam ko makakatulong din po sa pag-grow ko bilang isang Kristiyano. So ang dami ko pong pinagpapasalamat ko po yung church at saka po yung ating lahat po ng nakasama ko, lahat po ng ating, sa church, kabuuan po ng church ako, nagpapasalamat that I was able to attend po yun. Parang ang ganda po talaga. Iba po yung ano na yun, iba po yung experience na yun. At saka nagpapasalamat din po ako na pagkatapos po nun, tuloy-tuloy po yun, dumating po yung kaibigan ko at na-bless po siya talaga. Sabi niya, napaka-warm daw nung welcome. Parang pamilya po talaga na feel po niya yung church. Yung sa church po natin. Lahat po daw napaka-warm ng greeting sa kanya. Sabi niya, parang iisang pamilya kayo. Sabi niya, it is my first time to feel this way na parang hindi ako na OP. Sabi niya, ganun. Parang lahat bumabate, lahat nakangiti. Sabi niya, parang walang kapagura, kahit pagod, kahit nang dami niyong gumagalaw, kahit galaw dito, galaw. Pero parang nakikita ko ang saya niyo dahil nakikita ko si Kristo talaga, sabi niya sa inyo, sa bawat isa, sa buong church, sabi po niya.
sabi ko, yun po, yun, sabi niya sana makabalik daw siya. Para ano pa, pag-pray po natin makabalik siya, parang gusto na niya mag-stay dito eh. Parang nakita po niya kasi yung, kasi wala daw na ganun sa Pilipinas. Meron siguro. Sabi ko meron. Sabi niya, pero iba po yung feeling niya na nakita ko naman po yung ano, yung sa kanya, nakita ko naman po talaga na na-bless po siya talaga sa bawat isa. Yun po yun. At saka pray po natin nga, yung sabi niya, safety and protection po sa ating mga campers. Yun po. At salamat din po kanina, natapos po lahat yung mga ginagawa namin. At hindi po kami, hindi po namin na-feel yung pagod kasi alam po namin na para sa Panginoon yun. So yun lang po. Amen po. Amen. Thank you. Thank you. All right, Sister LV, Pastor Bird, sino ang gusto niyong susunod? Joshua Napogi, Dangawen Family, or Pepotsky? Ang nakikita po namin dito si Jaisel. Si Sister Jaisel po. Meron po siyang listening lang siya ngayon. Si Pepotsky. Pepotsky. Pepotsky pala. Pepotsky. Kasi siya lang po. Pepotsky daw. Ready na ba si Pepotsky o si ano na lang? Ready na ba? Nag-CR lang po si Mama. Nag-CR lang. Habang nagsi-CR po si Tita Pepot, basahin ko lang po yung praise report ni Sister Giselle. Una, praise report po. Good fellowship last night with PQ, Tyrone, and Allison. Sana all. And pag-pampered day po today bago mag-weekend. Wow! Ha 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 ha! And prayer request po na maging Christ-centered po ang ating camp. And also, healing, comfort, and peace po sa tito and tita ko po sa Texas. All right. And also, nakalagay dito, prayer request ni Giselle. Sana po dumami ang benta ko ng lato-lato. Ay, wala pala yun. Wala pala. Sorry. Sa okay. Tita Peps, nandiyan ka na ba? Nang-CR pa rin. Nang-CR pa eh. Talaga naman, hindi ko na nga bibigyan ng banyo. Ano eh. Dangawen na lang po. Dangawen kung wala pa po. Queen Award. Okay. Balikan natin si Tita Peps. Sa Dangawen muna tayo. Let's go, Dangawen. Hello, magandang gabi po. Good evening. Praise report. Praise the Lord sa akin. Praise the Lord at ako'y umuwi lagi ng hapon from Sunday to Thursday na pagod ang katawan. Praise the Lord, at least kasi ang katawan pwedeng ipinapahinga, nakaka-recover ka agad. As compared kasi sa trabaho ko sa Pilipinas noon, eh parang yung ulo lagi ang ginagamit. Eh, ang hirap ipahinga. Nagkakaroon pa ng sakit ulo pa. At least ngayon, physically, yung mga muscles at least ay papahinga. So praise the Lord pa rin. Ini-enjoy ko naman ang trabaho. Tapos ang prayer request po namin is safe tayong makakarating lahat sa camp. Tapos healthy tayo lahat-lahat. Walang magkakasakit. Ma. Regarding sa camp po last year, actually, si husband, nung dumating siya, sabi ko, oh, ikaw ang mamili kung saan tayo magkukumit na church. And na-enjoy niya yung camp. And ngayon po, we are part of the La Filnas family. And we're so blessed and we're so happy to be part of this La Filnas Filipino Church. To God be all the glory. Ito talaga. Amen. Buti na lang, nag-camp kayo, Tita Janet. At mabuti na lang, walang camp ang ibang mga churches nun. Hindi, talagang sa plano naman ni Lord na lasil master po kami lahat. Amen, amen. Alright, sino po ang next na ano po na pipiliin? Tita Peps, nandyan ka na ba? Nandyan na po siya. Okay, take it away. Let's go, Tita Peps. Hi, good evening. Good evening. Praise report, papasalamat pa rin ako kay Lord dahil patuloy na ginagamit si Faith sa church at nabibless siya. Nabibless kami. Nabibless tayong lahat sa kanya.
At natutuwa naman ako, marami rin natuwa sa message niya noong Sunday about discipleship. Prayer request ko po, parang pag-pray pa rin natin si Hazel kasi sumagot na yung may-ari ng school. Gustong gawin siya full-time. Ayaw ni Hazel kasi ano lang siya dun eh, part-time lang eh. Kasi pagka nag-full-time siya, hindi na siya makakakuha ng mga play. Yun ang kanyang pinaka-number one, ano, yung pag-pray. So, sana ibigay yung hinihingi yung request kahit pa kahit konting increase lang ma-grant yun lang po. Thank you. Thank you, Tita Peps. Yeah. Sino po ang next, Tita Peps? Sinong mga nandyan, Pastor? Joshua Napogi, Giwa Minerva. O si Sister Mimi. Sister Mimi. Hello po. So I'm thankful for the Lord for all the opportunities that nakapunta po kami sa General Assembly and the District Assembly. So it's a great experience and a great eye-opening that we see that we belong to a big denomination and a strong denomination. There's a lot of things that can happen to our church through this denomination, and I'm excited like for the next coming years, 4 years, that some, hopefully, you know, if God willing, Lord, na some of the members of the church will be able to witness the General Assembly so that they will feel the experience of seeing that they belong to a very blessed denomination. And also, nagpapasalamat din po ako today. We met with some friends, si Ana Lu, si Almira, and we had a great time sharing together about God's blessing, and they're truly a blessing too. And it was a great opportunity to be part of that fellowship. Ilan po. Maraming salamat. Thank you, Sister Mimi. Joshua Napogi, ikaw na. Josh, praise report, prayer request. Okay, siguro baka busy si Josh. I guess we can go ahead with our devotion. So, take it away, Sister Ana Lu. Yes, good evening again. Tonight's devotion is from Romans 8, verse 38 to 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ito pong, wait lang. So ang Romans 8:38 verse 39, ang takeaway ko po dito is that this verse gives us the assurance that nothing can separate us from Christ. It's during yung panahon po na we're all vulnerable, when we're all facing trouble, it's easy for our minds to play tricks on us to make us believe that we're alone. That we're alone, God has failed us, God has left us. But that's not the case. That's not the case because usually what I realized is God
when God, when we're comfortable in life, when we're comfortable in life, our spiritual life, napapabayaan po natin, and then kinakalabit lang tayo ni Lord just to bring us back to Him. It doesn't mean He's left us. It doesn't mean anything else. Bale, yun lang po yun. And it's just God just reminding us that, you know, mahal kita. And that's why sometimes, you know, things like that happen. So ang question ko po for tonight is, all of us have encountered devastating moments in our lives that will tempt us to believe otherwise. So did you experience that moment and how did you overcome it? Yun lang po. All right. Thank you, Sister Anna. Look, kindly write it po dun sa chat room natin. Thank you, yung question. So, who wants to start? I'll choose ano pa si PQ. PQ. How do I answer this? Yes, I have experienced a very devastating moment. I think when we encounter devastating moments, I think our first reaction is nag-blank yung minds natin, and we feel very helpless. I don't know if anybody's ever felt like the ground, parang yung ground na huhulog. And so I think that's like the first emotions and reactions we encounter when we encounter such hard things in our own lives. And it's very easy to just wallow. I'm actually going through the book of Job right now, and it's interesting how much the conversations between Job and his best friends are. Yung mga best friends ni Job, they would discourage Job and tell Job, like, you need to curse God and just die. But then Job would always respond, like, I'm not gonna do that. And this is, and kind of the posture that Job takes is that it's a posture of humility. Now, I never even deserved this life in the first place, but God has given so much grace that I found life and I found grace in it. And what I love about Job's response is that he remains true to his emotions. Because Job never, and I think this is something that we all do, is that we try to fake it till we make it, and then we try to say na like what we're feeling isn't valid, or we try to say na yung whatever we encountered isn't, we try to minimize the pain. But what I love about Job is that he never minimizes the hard and horrible things that happens to him, but he sits in that pain and he gives it and he lays it back down to God. And I think that should be our posture, that whenever something bad happens, is that we know when to lay it down at the feet of Jesus. And for me personally, that's how I try to handle really hard situations, is that I look at it from a perspective of this is the hard thing that's happening, but also there are also really good things happening at the same time, and really asking God to walk with me in these hard moments. Because I think that's what God wants the most, is that we are so vulnerable enough with Him that we actually invite Him in the pain rather than trying to fix it ourselves. So, yun lang po. I will call on
Anastasio family. Anastasios. Okay. Devastating moment. Naalala ko lang po yung ano, yung napagkwentuhan namin kanina ni Pastor Jeff. Sa akin po siguro yung devastating moment yung time na I was only 12 years old, namatay po yung dad ko. And it was for very unexplainable reason. Parang the time I even cursed God, as in sobrang galit ko kay Lord, bakit niya inalaw yun? Pero ano, how did you overcome it? It took some time, and then when got born again and had a deeper relationship with Jesus Christ, parang dun na ni-reveal sa akin ni Lord, ah, kaya pala inalaw niya to. It was a like a bridge para nga po makarating dito. So it paved na para my mom, kasi matagal silang divorce, matagal silang hawalay, pero it finally got my mom finally got the okay to remarry because nga namatay yung dad ko. So that was the reason pala na God ni-reveal sa akin ni Lord. So devastating things happens to us. God allows them. Always a reason for everything. If you have faith, God has a reason kung bakit niya inalaw yun. So just trusting God and be obedient and follow His ways. And yun lang. Sister Rose. Magandang gabi po ni sa inyo. Ako po, marami po akong napagdaanan na devastating moments po sa buhay. Isa pong mabigat na dagok sa aming mag-asawa nung nawala po ang aming bahay. At wala pong hanap buhay si Dave. Tapos may time din nawalan din po ang trabaho. So dalawa kaming walang pinagkukunan po. Pero marunong po ang Panginoon. Yung pong dating boss ko na nung yung pasyente ko po bago nawala. I mean, nung nawala po ay nag-provide po sa akin ng financial pong dahil po natuwa siguro yung pamilya na nakita kung paano ko po minahal ang kanilang ama at inalagaan. Nag-provide po na at nakatulong po ng malaki. At hindi naman po kami pinabayaan. Ito pong apartment na nalipatan namin talaga pong blessing. And then marami po kami dinadaan ng mga problema bilang pamilya po. Sa akin po noong panahon na noong pa pong hindi po ako masyadong active po sa nagsisimba na rin po kami sa Christian Church pero parang hindi po na isa sa buhay din parang nawawalan po ako ng tiwala noon sa Panginoon. Yung kine-question ko po bakit ganun? Bakit dumarating ang mga pagsubok? Pero ngayon ko po na-realize po na kahit po may dumating na pagsubok, para pong sinusubok po tayo para mas maramdaman mo po ang tagumpay. Yung victory po sa huli. Yun po ang pinangahawakan ko. Ano man po ang dumarating na pagsubok sa buhay natin. Sa huli po. At saka mas nararamdaman mo pong kasama mo po siya. Kasi po ngayon ko po na-realize na ang Panginoon hindi naman po tayo iniiwan eh. Kaya lang po, tayo po ang hindi nakakaramdam sa Kanya. Pero naniniwala po ako na kaya po tayo sinusubok at binibigyan ng pagsubok sa araw-araw ay dahil alam po niyang kaya po natin. Kaya po natin at may sapat po siyang dahilan. Hindi lang po natin madalas maunawaan pero may sapat po siyang dahilan. Sinusubok po tayo para mas tumatag po tayo at mas lumapit po sa Kanya. Kasi po, pag po hindi tayo sinusubok at mas hindi po natin siya kinakailangan sa buhay natin. Yun po, ang sabi sa experience ko po, the more na subukin po ako, the more na tutawag po sa Kanya dapat. Yun lang po. Salamat po. Amen. Thank you, Sister Rose. Sister Rose, any next na magsishare?
Sino pa? Si Sister Josie po. Sister Josie. Hello po. Ah, si Noel po ang mag-share. Speaking of the devastating moment, yan po yung experience ng kapatid ko. At when I heard the news, nagulat po ako. At anong nangyari, sabi ko. Then, he explained to me what happened sa pamangkin ko and isa lang po yung sinagot niya sa akin. Noel, God is in control. That was, hindi po masasabi ng isang ordinary person yon na hindi po Kristiyano. Since believer po sila, alam po nila na may purpose at in control po yung Panginoon sa buhay nila. Kaya yun po ang iniisip po namin up to this time, every time na makakausap po sila, they are so strong sa belief nila at kung ano po yung plan ni Lord sa mga situation na yun na nangyari sa buhay nila. Nag-iisang anak po eh. Talagang yung buhay nila doon po umiikot. But they accepted it dahil alam po nila na there's a better plan or merong pinapagawa silang mabuti or maayos ang Panginoon sa kanila. Yun po. Amen, Brother Noel. Next po, si Sir Josie. Sa akin naman po, tunay na anumang pagsubok na maranasan natin, tunay na walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Palaging naroon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun nga po, nakausap ko rin po yung aking brother-in-law. Sabi niya, siguro kung wala kami sa Panginoon, hindi ko kayang tanggapin ito. Kaya nagpapasalamat po kami at tayong lahat, tayong mga nakakilala sa Panginoon. Tunay na napakalaking bagay sa atin. Bagamat nakakaranas tayo ng mga pagsubok, nandiyan siya palagi. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya dapat walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano man po ito. Yun lang po. Amen. Thank you, Sister Josie. Sino po ang next? Manuel and Janet Dangawin. Dangawins. Sa akin, siguro po, parang devastating sa akin yung naunang pumunta sa US sina Mrs. si Nicole at saka si Janelle. Kasi naiwan ako. Kasi malapit na silang maging US citizen na habang ako ay green card holder pa rin. Kaya devastating talaga sa akin nung time na yun na umalis po sila. Na nauna sila rito. Sabi ko, hindi ko alam kung matutuloy pa ako rito magpapa-US noon kasi di ba during the COVID time, hindi natin alam kung ma-open ulit yung embassy, nai-renew yung visa ko or hindi, something like that. Kaya yun, parang na-feel ko talaga. Pero dapat pa rin na kumapit tayo pa rin sa Word of God na sabi nga doon sa 1 Peter 5:17, ikakast natin lahat ng anxieties natin, ng problems natin kay Lord. Dapat ibigay natin, itiwala natin sa kanya. Kasi may plano naman siya na bubuuin talaga ang pamilya. Ayan po, ganyan sa akin. Yeah. Sa akin naman po yung mga devastating circumstances when you come into conflict with the believers na kagaya mo. Sometimes parang ang hirap. But indeed, nothing can separate us. As long as God is in the midst of it, whether conflict, difficulty, God will make everything beautiful in His time. Yun lang po. Amen. Thank you, Dangawens. Sino po ang next? Si Pastor Bert. Pastor Bert, tapos na po si Pastor Bert? Di ba po? Pastor Bert, si Sir Elvie. Amen. Yeah. Okay, thank you po. Bilisan ko po raw, sabi niya.
Kasi baka din ako ano po, devastating. Marami. Marami kong devastating. Pero siguro po yung isa na it came to my mind yung when I was being ostracized or bullied or yung pinapahiya. At hindi lang sa private but in public na maraming nakakarinig. At sinasabi niya, ako yung dahilan, ako yung pasimuno or kaya naging hindi maganda yung takbo ng kanilang gawain, ganon. And even my family, they left me. At ako na lang yung mag-isa. Sabi ko, I will stand because I've done nothing wrong. Ang masakit doon yung sa buong Pilipinas. Hindi lang siguro sa buong Pilipinas parang they shout my name na I've committed a crime, which is yung mga accusations sa akin, they are baseless and they have no they are false accusation. And I confront the person and I even tell her that all the things na he's trying to accuse me are not really true. And later on, I was able to talk to the highest in command sa isang church. And I explained my side. Then he found out na because they believe what yung narinig nila. At I hope and pray na na-clear yung pangalan ko nun. Yun lang yung devastating na isa sa mga naranasan ko sa buhay ko. Pero I did not, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa taong nanira sa akin. But I wrote a letter to her before we, or to him or to her na kung sino man yun, sabi ko na I will continue to proclaim the gospel ano man na mangyari. And I hope as well, sabi ko sa kanya, the same thing with you, that if ever we will see again or never see again, kung kahit na hindi na tayo magkita, sabi ko, I hope I still can hear good news from you that you still stand in your faith and as well proclaiming the gospel. So yun po na naranasan ko na isa sa mga masakit na nangyari sa akin sa buhay ko, pero hindi ako natinag, kundi ako po ay nagpatuloy. Amen. Tama po kaya yung ano, yung question, ano ba yung how to overcome? Yeah, yun po yun. I just continue to trust in the Lord. Kasi kapag alam natin na we are doing the righteous thing, at ang Panginoon ay kasama natin, we have nothing to fear. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Bert. Sister Elvie, meron po ba? Oh, Sister Elvie, ikaw naman, no? Ako po yung ano. Oh, wag kang iiyak, ha? Yung po, I was devastated po nung namatay si Mrs. K. Ay, naiyak ako. Sabi ko sa'yo, huwag kang iyak. O, ito, ikaw ang... Bye. O, ito yung tissue. May isang kahunyan. Di ba kasi, kasama ko po kasi siya for 7 years. Sudden po kasi yung death niya. So, parang until now, para pag naisip ko po siya, naiyak ako or nalulungkot ako. But I know the Lord has planned. Devastated po talaga ako kasi
parang nanay ko, parang best friend ko, parang lola ko, lahat po sa kanya na. Napakabait talaga. But I shared Jesus po sa kanya. Yun po yung naging ano ko. Pero siguro the Lord has, hindi po siguro, hindi ko po masasabing siguro, kasi the Lord has really planned po sa akin, kasi I was working for, I think, 5 days, 24 hours, 5 days sa kanya. And sometimes hindi po ako sa mga activities sa church, hindi po ako ganun ka-active noon that time. Kasi nga, nagtatrabaho ako on Saturday, Sunday lang po ako nasa church. Pero nasa Zoom or sa Bible study naman po. Na-allow naman po niya yun. Kaya lang, parang nalungkot po ako kasi hindi ko na siya makikita. Wala na po tayo sa Beverly Hills. Supposedly, dati nandun po tayo palagi sa Beverly Hills. Yun po yung ikinalungkot kong isa rin. And I know, meron, yung nakita ko po ngayon kung bakit, why, kasi kino-question ko po dati, ang Panginoon, sabi ko, why Lord, why? But the Lord has planned, nag-grow po ako lalo. Nakita ko po yung plan niya, nakita ko po yung mga lahat ng mga naranasan ko ngayon, kasi kung nandun pa po, hindi ko po magagawa lahat, hindi po ako palaging nasa church or ano, yung lahat po ng mga nangyayari ngayon, mamimiss ko po lahat yun. Hindi ako makakapo ng D-clusters kasi kailangan ko pong nandun. So, I know God has a plan. And sabi niya, do not be strong and courageous. Do not be afraid. Kasi nga po, yun ang one source po ng aming pangangailangan. Siya po yung pinaka, yung kinikita po doon ay dahil nandun po ako for 24 hours. Hindi po katulad ngayon, I was just working for 2 days. So I know the Lord will supply all our needs. Para alam ko po, hanggang nakikita ko naman po yung biyaya ng Panginoon na for, ano na po, 1 year na po siya nung June 7. At hindi po namin siya makakalimutan kasi June 7 is our anniversary. So yung third, before she even, ano, bago po siya mamatay, namatay po siya ng Monday. Saturday, gumawa po siya ng card sa amin na for ano po sa aming anniversary, at inipitan po niya ng cash yun. Tan, sabi niya, iniwan niya doon. Tapos, yun po ba, iniisip pa rin niya, tapos bigla po siya mawawala ng Monday. So, I know the Lord, meron pong plano sa lahat. Kaya po, minsan kinukuha po niya yung buhay dahil meron po siyang gagawin sa atin. To make us stronger, to make us really lean to the Lord, trust the Lord, lahat po. Yeah, I still thank the Lord po sa nangyari. Amen po. Salamat po. Amen. Sorry po. Amen. Tita Elvin, nalungkot din kami. Yes po. Eh, nasa Beverly Boulevard ka naman. Nasa Beverly Boulevard ka pa rin. Yes. Hindi na Hills. Beverly Hills. Hindi na Beverly Hills. Yeah. Sino pong next? Pinaboy pa po sina Faith Pepotsky, Rachel Jai, and Minerva. Si Tita... Si Tita Mini. Tita Mini. Hello po. So, ako naman po eh, katulad din ni Pastor Bert, as a family, marami na rin po kami na-experience na devastating circumstances. But one of the, sa mga na-experience namin is yung muntik na kaming mapauwi sa Pilipinas. Dahil, because of my job and na had experience with racism with my superior at the same time, yung muntik na mamatay si Brill, noon, and at the same time those are the things that I've experienced. Whenever I experience those things, I have no choice but to run towards God. And in my experience ng nakilala ko si Lord simula nung bata ako, nung since 13 years old na talagang binigay ko yung buhay ko sa Lord, ang choice ko talaga is to run towards God. That no matter what, whatever experience na maranasan ko, I always ask for God's grace na
that the Lord will help me in those circumstances, because I know that I have tasted and seen the goodness of God, and I know that He will never fail me, and that goodness will still remain. Lalo na pag dumating na yung time na nakita ko na si Lord. Yun lang. Thank you, Sister Minnie. Sinong next? Naghang po ata. Rachel. Rachel. Ah, ako po. Okay. So, ako naman po, hindi naman po siya sobrang devastating, but then parang it's new for us. Ganun po. I think po yung kay Rachel po. Kasi I think before, when she was 2 years old, nabanggit na po siya ng doctor sa amin. Pero I think sa part po ni Jairus is yung medyo in denial po siya, ganun, about Rizel na. Baka may, ano siya, may spectrum sa autism spectrum disorder, ganun, and then may speech delay, ganun. Pero ako po, parang as a mom, kasi honestly po, ako naman po yung parang mas strong sa aming mag-asawa. So yun po, kasi I think the Lord po kasi, I think parang bago ka pa po dumating sa point na yon or sa season na yon, pinalakas ka na po niya. True, siguro sa mga small things or mga small, ang tawag po dito, yung mga panahon, ganun, small or big, piniprepare na po tayo ng Lord doon. Para pag dumating na yung season na yon, ready na po tayo. And then, we just need to trust Him and trust His will. So, yun po. Amen. Thank you, Sister Rachel. Sino next? Sino pa ba yung tawag? Si Tita Pepot. Tita Pepot. Tita Pepot, nakamute po kayo. Ayan. Sorry na nawala ako eh. Ako po siguro ang naranasan ko dito stating ano sa amin. Yung time po, Pastor, na hindi pa ako ready mag-retire na nag-strike ang PAL noong 1999. Kasi high school pa lang sila Paige, yung dalawang lalaki, elementary. Biglang na lang kami pinag-force early retirement na hindi kami ready kasi yung time na yun eh, kaloloan ko pa lang dahil nga sa tuition ng mga bata. Yun at yung mahirap sa akin yun. Tapos si Ben naman, naghihintay ng tawag from Bahrain. So talagang dumaan kami dun sa talagang walang makain, ganyan. Tapos may time na hinahatid ko sila, David Stephen, dun sa eskwelahan, maliliit pa sila. Sabi nila sa akin, bili daw kami ng isang mais lang ba, maghahati sila. Eh, alaman lang ng wallet ko is 10 pesos. Sabi ko, hindi tayo pwede bumili dahil wala tayong pagmasahe. Yun ang pinakamabigat na dumating yung time na kina-question ko talaga si Lord, bakit sabay-sabay? Sabi kong ganyan. Wala naman kami income kasi maliit lang yung nakuha ko sa PAL. Tapos dumating yung tumawag yung friend ko dito sa LA, yung mga dati kong office mate na nandito na. Pupunta ka dito, may trabaho sa 550 daw, ganyan. Pumunta, bigla akong lumipad, March lumipad ako ng Amerika. Pagdating dito, wala namang trabaho. Sabi ko, paano, anong gagawin ko dito? Sabi ko, iniwan ko yung pamilya ko, wala kami dong income, tapos ngayon pinapunta mo ako. Yung pala, tinulungan nila ako makakita ng company na pwede mag-sponsor. Tapos nung in-assure ako nung company na yun na i-sponsoran niya ako, bumalik ako ng Philippines, bumalik ako ng November. Yun yung time na talagang hindi na ako uuwi. Nagpaayos na ako
ko ng papel. Tapos saka naman tinawagan si Ben na sa Bahrain na open, may opening na, pwede na uli siya mag-process ng paper. So namili kami, sabi ko, sino ba ang uuwi? Ikaw, uuwi ako o aalis ka? Eh, that time, meron na mag-i-sponsor sa akin. So ako po ang naiwan dito at siya ang naiwan sa mga bata. And I thank God na hindi namin alam kung ano magiging mga resulta, pero I thank God na si Lord ang gumawa ng paraan kasi ang pinagpapasalamat ko naman kay, sa papa nila, although hindi ko nakita ang paglaki ng mga bata, pero ang papa nila, siya ang nag-nurture sa mga bata spiritually. Kaya lumaki silang ganyan. So, yun ang pinagpapasalamat ko kay Lord na hindi natin, yung ways natin, hindi natin alam, iba pala ang plano ni Lord para sa atin. Yun lang po. Amen. Ganda naman. Actually, sa lahat ng naririnig ko, maganda ang connection, no, sa ituturo natin sa weekend. Connectado siya. So, abangan nyo na lang. Ayan. Tita Faith, ikaw na. Come, director. Faith, ikaw na raw. Nakamute ka si Sir Faith. Ito na lang po ako kay Mama. Kasi yung dahil po nangyari sa phone ko. Sa akin po, ininaano ko ni Mama yung dapat i-share ko eh. Dagdagan ko na lang. Ano, hindi, iba na lang. Ano pa ba? Siguro po ano, yung babalik na lang po ako sa 2016. Yun. Yung po lagi yung ano ko, parang reference point ko po kasi para I feel like ano po, noong 2016 yun po yung mabigat kasi doon po namatay si Papa. Pero yun pala gamitin ni Lord na reason para magka-visa ako for US. Kasi nung namatay po si Papa, doon po ako nabigyan ng 10-year na tourist visa. Kaya po nakakabalik-balik po. Kasi prior to that, wala po talaga akong desire pumunta ng US at all. Pero ginamit ni Lord yung situation na yun. So parang turn around siya. Tapos 2016, sobrang burnout ko po sa work. Tapos, I'm so confused with direction kasi parang I'm forced or required to take PhD pero parang gagawin ko lang siya for compliance sake. Pero wala talaga akong leading na ano. Pero I have no other option. So parang I tried pero closed door, try pa rin kasi parang required ako ng university and yung constant nagging lang na nakaka-pressure to perform, to meet the expectation of people. Ang hirap po kasi pag nandun ka sa environment na ganun eh, kahit labanan mo, kung yun talaga everyday yung nakakaharap mo, it's so, parang I feel like something is wrong with me. Parang I feel like I'm in a wrong mold. Yung pala may plano si Lord, kaya pala laging close to yung PhD. Tapos yun din po yung ano, parang biglaan nag-break kami nung boyfriend ko na hindi ko in-expect na ganun pala yung magiging turnout. Ganyan pala, may plano rin si Lord sa akin sa US. So parang, nung time po na yun, ano, I was just holding on to God and really seeking God. Tapos kung ano lang po yung sabihin ni Lord, yun lang yung ino-obey ko pag sinabi ni Lord na stay, pag sinabi ni Lord na let go, pag sinabi ni Lord na mag-fast ka, pag sinabi, yung kung ano lang po yung leading ni God, parang, one step in the right direction. Para on a day-to-day basis, just following God and trusting God and seeking God. And kahit hindi ko po naintindihan, parang sige lang Lord, ano lang, tuloy-tuloy lang tayo. Tapos yun pala, may plano pala si Lord. So kaya yun po yung sa akin, 2016. So yun po. Amen. Thank you, Sister Faith. And I guess that's it. So let's go over with our prayer. Sandali lang po. Share natin to. So we will go right away with our popcorn prayer. So, kumbaga, anyone, no? Anybody can pray. Kung yung leading sa inyo ng Panginoon, ipag-pray. Siyempre, focus tayo sa camp. And other concerns, lahat ng mga sinayon nyo kanina ng mga prayer requests. You can pray for your own prayer request, or if you heard something from another person, you can pray for that person or anything. Just be sensitive with the Holy Spirit that kung ano yung gusto nyong ipanalangin. So
Pwede na po tayong magsimula. Anyone can, anybody can start with our prayer. Lord, I pray, Lord God, for the kids, Lord God, is going to join Lord's camp, Lord, especially the preteens, Lord. I pray that you would speak to their hearts, Lord God, today, Lord God. Prepare their hearts, Lord God, that your message, Lord, will be received by them, Lord God, that truly they will have a personal experience with you as their Lord and Savior, Lord. And I pray, oh God, that you would anoint, Lord God, Sister Janet, Lord God, and me, Lord God, as we share, Lord God, to the preteens. I pray, oh God, that there will be a great impact, Lord God, in their lives that would truly change them, Lord. And Father, I pray, oh God, that everyone, Lord God, who will be attending the camp, Lord God, will be kept safe, Lord God, in your hands. And truly, Lord God, that your spirit will move, Lord God, in every services, Lord God, that there will be healing, Lord God, that there will be, Lord God, revelation, Lord God, for the things that to happen, Lord God, in their lives, Lord God. And I pray, Lord God, that you would use, Lord God, every worker, Lord, that your anointing will just flow in their lives, Lord God, as they minister, Lord God, to the campers. And I pray, oh God, that truly, Lord, that your anointing will flow, Lord God, to Pastor Jeff, Lord God, as speaks, Lord God, to camp. And we just command every spirit, Lord God, that will hinder, Lord God, your spirit in that place, Lord God, we rebuke the spirit of fear, Lord God. We rebuke, Lord God, the spirit of violence, Lord God. We rebuke, Lord God, spirit, Lord God, of hatred, Lord. And we just welcome, Lord God, that the spirit of love, peace, and joy, Lord God, to manifest, Lord God, in the camp. And I pray, oh God, that they would truly see Jesus, Lord God, in the hearts of every people. And I pray, oh God, for every campers, Lord God, the non-believers na darating, Panginoon. I pray that all of the church members will be a light and salt to them, Lord God, so that they will see Jesus, Lord God, in our lives. And Lord God, that they would, their lives will be radically changed, Lord God, by your word and by the power of the Holy Spirit, Lord. I pray, Lord God, for the Bondoc family and Lord God, and the people, Lord God, na bago, Lord, na darating, Lord. I pray, oh God, that you would reveal yourself to them, Lord. And I pray, oh God, that they will accept Jesus Christ as their Lord and Savior, Lord. And for all the new believers who will be coming, Lord God. In Jesus' name we pray, amen. Yes, Lord, we come to you tonight, lifting up to you, Lord, that you will move mightily, Father God, in every session, in every activity that will take place during the camp. We pray that the Holy Spirit will just continue to teach your people. We pray, God, that you will continue to just open the hearts and minds and the eyes of your people, that we will continue to grow in love, in unity, in harmony, Lord. Preparing us, Lord, preparing your people for greater works, greater glory, and greater assignment. Father, may our hearts, oh God, be changed, and may our blindness be healed, and may may just continue to strengthen us, oh God, in faith, in love, and Lord, we pray that you will raise us up, oh God, in this new season that you are doing in our church. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Lord, we just continue to lift up to you our family camp. Lord, we thank you for everyone who has been working hard, God, to prepare for the camp, Lord. I pray that you would refresh yung mga volunteers, God, yung mga leaders, Lord. I pray, God, that even for the participants, if they're going through something difficult right now, if they are weary and tired, I pray for
that you would prepare us, God, our hearts. I pray that our focus would be on you, God. And I pray, Lord, that you would protect us from any schemes of the enemy, whether physically, Lord. I pray na walang magkakasakit as the camp, the schedule of the camp approaches, even during the camp, Lord. Prepare us mentally, Lord. We just come against any thoughts, any thinking that does not align with your word. Emotionally, God, I pray that you would help us to be more understanding, to be more loving, to be more patient with each other, Lord. And spiritually, Lord, help us to be sensitive, God, to your leading. Lord, thank you that, thank you for na yung many things, most of the things are already in place, in order, the program, the flow, the logistics, Lord. But I pray that you would be sensitive if ever there are things that you want us to do differently, Lord, or things that you want us to, a different approach, Lord, or whatever it is, God, that you want to move, God. Just like yung lineup namin, God, na make room, Lord. I pray that we would make room sa'yo, God, how you want to move in the hearts of the people, Lord. And I thank you, God, that you're able to move even from the youngest participant up to the oldest, Lord. I pray, God, na everyone would have such a powerful, life-changing encounter, that this would be a moment in their life that they would always remember. And I pray, Lord, that God, that ikaw lang yung maitaas, God, sa camp na to, God. May your name be honored. May your name be praised, Lord. We just thank you, God, for this opportunity to gather together, Lord. And thank you, God. We love you, God. And may this camp be all about you. In Jesus' name we pray. Lord, we're praying for our new district superintendent, Mark Lehman. Lord, maraming salamat po dahil yung will niyo po yung nangyari sa district assembly, Lord. Maraming salamat po, Lord. And for the former district superintendent, Pastor Greg, Garman, and Leslie, continue to bless them, Lord, sa lahat po ng kanilang gagawin, Lord, after his retirement, Lord. And nawa po, Lord, yung bagong district superintendent namin will understand our situation, Lord. And through him, makita po yung kabutihan niyo, Lord. Mas makita pa yung kabutihan niyo sa aming church para po mag-grow pa po kami as a church and as a family, Lord. And we're praying for the family camp, Lord. I'm praying for the devotional leaders. Devotional leader na assigned po, Lord, na pangunahan niyo po kami, Lord, and prepare us, Lord, to lead yung devotion po every morning from Saturday to Sunday, Lord. And we're praying for Pastor Jeff that will be preaching po for two sessions and the exhortation, Lord. Cover us, cover Pastor Jeff with your Holy Spirit, Lord. Itago niyo po kami sa inyong likuran, Lord, at kayo po ang mapapurihan sa lahat po ng aming gagawin, Lord. And I'm praying for Kuya Noel na nasiraan po siya ng kotse, kung ano man po yung problema nila sa kotse nila, Lord. I'm praying na mapaayos po nila ito at hindi po maging hadlang or maging rason to para hindi po sila makapunta sa camp, Lord. Tinataboy po namin lahat ng gawa ng kaaway, Lord, for our family camp this weekend, Lord. And we're praying for Tito Roland and Tita Emily, Lord, na nawalan po ng anak, Lord, and for our family too, Lord. Continue to comfort us, Lord, and alam po namin na mas maganda yung will nyo sa lahat po ng bagay, Lord. In Jesus' mighty name we pray, amen. Lord, we thank you, Lord God, because I know, Lord God, that you saw the needs, Lord God, of facility, Lord, sa La Fitness, Lord God. Lord, masikip na po, Panginoon, yung office po namin. And I know, Lord God, that you saw, Lord God, the difficulties, Lord God, that we're experiencing, Lord God, especially, Lord, yung experience, Lord, ng mga kalalakihan at saka kababaihan, Panginoon, pag nag-aayos sila, Panginoon. Dalain ko po, Panginoon, na you would speak to the heart of the person, Lord God, na in charge, Lord God, sa pagbibigay, Panginoon, ng facility sa aming, Panginoon. I believe, Lord, nothing is impossible to you, Lord God.
And I know, Lord God, that you will provide all our needs, Lord God. I pray specifically, Lord God, that we will move to the place, Lord God, that has been vacated by the school, Lord God, in the mighty name of Jesus. We claim for every spot, Lord God, in that place, Lord God, that it will be given to us, Lord God, for your glory. I pray, O God, that you will give provisions for all our needs, Lord. Father, we know, God, that, Lord, the church is growing, Lord. And we know, Lord God, Lord, that you know our cry, the cries of our heart, Lord God. For the people, Lord God, to feel, Lord God, that all of these things, Lord God, will be provided according to your need, according to our needs, Lord God, for your glory, Lord. And I know, God, no person can hinder, Lord God, your will. Lord, whatever you promise to us, Lord God, you will fulfill. Lord, and I know, God, that you have promised, Lord God, Lord, prosperity, Lord God, for La Fitness, Lord God. And you have provided, that you will provide all the things that we need, Lord. And I pray, oh God, that all of this provision, Lord God, will be given to us, Lord. And I thank you, Lord God, for you are the God who hears and you are the God who answers, Lord God. And we claim every space that you have, that you will provide for us, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Lord, I lift up to you, Lord, tomorrow's first session ni Stephen sa therapy niya po, Lord, sa paan niya. I pray, Lord, na ma-align na po yung kung ano mong pinagiging problema sa mga buto niya doon sa paa para hindi na po siya mag-undergo ng another operation na sabi niya, doktor, kung hindi maayos ay baka dumaan sa another operation. No, no more second operation, Lord. And I know you will be the one healing his foot, O Lord. I also lift up to you, Lord, si Stephen na naghahanap ng trabaho. Nag-apply na po kami, Lord, sa Jollibee, sa Beverly, pero tatawagan daw po siya. I know, Lord, meron po kayong special place para sa kanya. Isang trabaho na ibibigay nyo na naaayon po sa kanyang needs, sa kanyang capacity, Lord. I know you will open doors for him, O Lord. Thank you, Lord, and we're just claiming that in one day, you will just surprise us with this job. Thank you, Lord, and we give you all the glory. And I also lift up to you my two children in the Philippines. Si Hazel, Lord, na sana po kung ano man po yung hinihingi niyang raise na without signing any maging full-time pa sa school ay maibigay po ng ni Miss Julia, O Lord. Hindi po si David sa kanya pag-uwi sa pagpasok sa trabaho at pag-uwi. Patuloy niyo po silang ingatan, O Lord, at i-cover niyo po sila na inyong mahal na dugo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Lord, we're praying for Pastor Bong, who's celebrating his birthday today. Lord, continue to bless him, Lord, and his family, Lord. And alam niyo po yung desire ng kanyang puso, Lord. And your will be done po sa kanyang buhay, Lord. And pinapanalangin ko rin po si Pastor Bert na truly po na na-bless po ako sa kanya nitong district assembly because pinag-drive niya po kami ng malayo, Lord. And nakaka-bless po yung buhay niya, Lord. And lahat po ng drivers, Lord, continue to bless them, Lord. And this coming weekend sa family camp, Lord, give them steady hands as they go to the camp hanggang pong pangkauwi. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Lord, we would like to pray for Brother JB who injured his ankle last Sunday. Lord, we pray for healing, Lord God. Para po mapag-function siya normally, makapag-minister siya sa basketball ministry, and to be a testimony po of your goodness, Lord God, especially sa family niya who are ready, Lord God, and mukhang willing po, Lord, to accept you as their Lord and Savior, Lord God. Lord, use him, Lord God, mightily for your glory, Lord. And also we pray for Brother Ives na unti-unti na pong bumabalik na po yung kanyang pinky finger. We pray for complete healing for him, that you will
soon use him back to the music ministry, Lord God, and you will use his life mightily, Lord God, for your glory as well. In Jesus' name, amen. Lord, we pray, Lord God, for every male, Lord God, man of the house, Lord, lahat po ng tatay, Panginoon, na atin ng family camp, Panginoon. Dalain ko, Panginoon, na patuloy kayo, Panginoon, na manguna, Lord, sa buhay nila, Panginoon. I pray that you would raise them, Lord God, to be the man that you desire them to be, Lord God, a man after your own heart, Lord God. A man, Lord God, that will lead their family, Lord God, to worship, Lord God. That to lead their family, Lord God, to faith, Lord God. And I pray, oh God, that they will stand, Lord God, for their family, stand in the gap for their family, Lord God, in prayer, Lord God, and in word, Lord. Dalain ko po, Panginoon, na handaan niyo po yung puso nila, Panginoon. And I pray, oh God, that they would have a deep commitment, Lord God, that they would stand, Lord, and they will lead their family, Lord God, sa iyo, Panginoon. And I pray, O God, that your anointing will just flow to them, Lord God. And I pray, O God, for every devotional leaders, Lord God. I pray that you would give them wisdom, Lord God. You would give them, Lord God, the right questions, Lord God. The favor, Lord God, for every campers, Lord God, that they would find, Lord, favor, Lord God, that they could trust, Lord God, the facilitator, Lord. I pray, O Lord, na in all of those things, Lord God, that they will be able, Lord God, to hear your call, Lord God, in their lives, Lord God. And I pray, oh God, that you would continue, Lord God, to work, Lord God, in those conversations, Lord God, so that they will be able, Lord God, to see your power, Lord God, and direction in their lives, Lord. In Jesus' mighty name we pray, amen. Praise God. Yeah. Closing prayer. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, na tunay ka sa iyong iglesia. You're the God who's able, O God, to meet all the prayers and petition of your children. Yung tempo namin sa camp na ito, Panginoon, na our God is able to meet more than what we expect, Lord God, that you're able to meet, O God, your people, to give them encounter. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa aming pamamahinga, Lord, hayaan mo nga na ang iyong pagpapala ay i-guard mo sa inyong mga anak. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Let's open our windows for our Halina't Sama-sama picture taking. All right. Bagong ligo ka pa, Pastor Clint. Yeah. Alright, so sarayin lang po. Ayan. Hindi, magsuklay-suklay po na kayo ng konti. Habang inaayos ka. Matagsuklay. Okay. A one, a two, a three, smile! There you go. God bless you guys. Good night, everybody. Good night. Okay, magpuyat. Excited kayo. Good evening. Good evening. Bye. Good evening. Night.